Ano po nangyari? Paano siya? Saan po nangyari? Doon po nangyari dun sa may laobaw ko. Bakit? Ano nga ba? Anong nangyari? Inutusan niya po yung nanani kong bumili ng almusal. Tapos nga, okay, nakaupo siya dun sa bangko. Yung pulis lasing na lasing, bigla po siyang binaril. Lasing na lasing. Sabi po nung mga ano dyan, alas 10 pa lang daw ng gabi, umiinom na po yun hanggang madaling araw. No! Kami niloloko mo, gusto mo naman maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Kaya, ano, mandibigyan ko pa? Ano ba na yung OFW sa Korea? Ako, factory. Sabi ko, this must stop. Alam nyo ba namin kita na may tsura mo eh. Pero bubla, hindi ko rin kinalang nanay mo. Sabi, ang kapitan, ang kapitan at saka yung kagawan ng mga barangay, hindi pwedeng hindi alam ang nangyayari. Inapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Ang kasong tatalakay natin ngayon sa kasamaang palad ay walang video na gaya ng kuha sa pulis na si Jonel Nuesca sa Tarlac. At dahil walang video ang pangyayari sa Caloocan, it did not stir a storm. Hindi na balita, hindi na dyaryo, wala sa social media. No! Ang usapin ay nangyari dito sa isang purok sa depressed community sa Maypaho, Caloocan City, Metro Manila. Madaling araw ng May 10, ayon sa sumbong ni Catherine Baturiano, ang kapatid niyang si Mike Baturiano ay binaril ni Police Chief Master Sergeant Jefferson Aguila Catalan. Sabi pa ni Catherine, lasing na lasing ang pulis. Samantalang ang kanyang kapatid, wala namang ginawang masama. Ano ba nangyari? Paano siya? Saan ba nangyari? Bakit ang nangyari? No! 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 Ilan? Salam. Kamag-anak niyo? Yung kaibigan niya po. Kasi ikaw, walang ibang isip. Ayaw po nila magsalita eh. Ewan po sa kanila sir. Natatakot po ata. May mga nakakita ba sa pangbalik? Isa lang testigo niyan, baka makawala yan. Saan tinamaan yung ba? Sa tuktat niya tama ako tayo sa huli. Oo, binano niya po, binawot niya. Siyempre, ang unang reaction mo kapag narinig mo ang ganitong sumbong, galit. Right there and then,
Tinawagan ko ang bagong hepe ng Philippine National Police, si General Guillermo Eliazar. Dito kasi ako, General, sa Caloocan. Mayroong polis na bumaril ng civilian na walang kaano-ano, lihay-nihoy, binaril na lang niya. Tapos nasa stasyon na siya, may kaso ng murder. Sa Caloocan po, General. Pero nangyari po yan, kailan po nangyari? Nangyari? Ha? May 10. This year? This year po ba nangyari yan? This year? May 10 this year. May 10 this year. Oh. Last week. Kaya nga, may nagsabi sa akin na yung polis, buko na parang lulungi sa droga eh. At ang gusto ko, mapakuhan sana, ma-drug test ito eh. Sige po, malaman ko lang po sinong pangalan at mapaimbestigahan natin yan sa mismo mga chief of police. Kasi kung may mga ganyang kaso, lalo kung murder case, at may mga basihan at napaila na ng kaso, pwede natin masubject sa drug test yan. Ako na pong bahala dyan. May bigay lang sa akin yung pangalan para ma-follow up natin as soon as possible. Sige, Sir Ramo. Hindi natin kukusintihin yung ganyan at sisiguraduhin natin na maimbestigahan. Oh, dito, yung kamag-anak na biktima, gusto niyo makakausapin niyo? Sige po. Hello, sir. Hello, opo. So, yun po bang kaluhalo niyo po yung napatay? Kapatid ko po. Kapatid? O, sa bali napatay siya last week. Opo. And then, nakapag-file na ng kaso? Nasampahan na ba ng kaso? Opo. Oo, pero ano po yun? Anong status ngayon ng police na sinasabi niyo? Sabi po, nakakulong na daw po. Ay, maganda pala. Kung nakakulong na po, risado. Ay, sige po, at saan nakakulong siya? Doon ba sa Tuna Police Station? Okay. O doon mismo sa Caloocan City Police Station? Sa Tuna lang po siya nakakulong, sir. Inulit ko kay General Eliazar ang aking concern tungkol sa droga. Dapat pa-drug test natin yan para malaman kung nasa influence siya ng droga. Maganda sana kung dapat na-drug test yan doon pa. Kasi kung ayaw ng mga polis eh. Ayaw ng mga kasamahan eh, na polis eh. Aggravating circumstance yung kwansi sa droga eh. So, kasi pa rin sa administrative case. Eh, dapat rin dito sa murder case naman niya, eh siguradong ang chance niya is matanggal din sa servisyo yan. Pero maganda at nakakulong at nahuli siya sa murder case. Sige po, ako na pong bahala doon at ibibiling ko na lang na pupunta kayo doon. Opo, si ngayon na po, pupunta na kami. Salamat. Sige po. Maraming salamat din po, pati na rin kay Mrs. Pinuntahan namin ang burol ng biktima kung sa ulo nga ang tama niya at tatlong beses pa gaya ng sabi ng mga kapamilya. Milagro na lamang kung siya ay makasurvive. Kinausap namin ang ina ng biktima. Nagbigay siya ng iba pang detalye. Pinuntahan namin ang bahay ng mga magulang at kapatid ng suspect na pulis.
hindi na siya nakatira dito mula ng mag-asawa. Dumadalaw na lamang dito. Hinarap naman kami ng mga magulang at dalawang lalaking kapatid ng suspect. Mayroon ang tubo po ako. Sumbong ko kay tubo. Okay. Anak po ba ninyo yung aray? Tubo po, is ko siya yun. Ano kaya ang may... Nung dumating sa ito, lasing na? Hindi po, hindi mo gano'n na. Ano kasi gano'n po naman? Nagpatay ka na. Nagpatay na po ako ng akin. Oo. Understandably, matipid sa impormasyon ang mga magulang at kapatid ng suspect. Dinipensahan nila ang kanilang pamilyang pulis. Sabi nila, mabuting pulis si Jefferson Aguila Catalan. Walang bisyo, maraming achievements. Posible, sa batang edad na mahigit 30, SPO3 na ang kanyang ranggo. Nang tanungin namin ang pamilya na suspect kung siya at ang biktima ay magkagalit. Hindi naman daw. Pero ito ang sinabi nila tungkol sa biktima. Matigas na itinanggi ng pamilya ng biktima ang mga akusasyon laban sa kanilang kaanak. Inalam namin ang record sa barangay. Nagtatanong lang mo kami tungkol sa ugali ng biktima. Yung ugali ng biktima. Boss. Kumuha kami ng certified copies ng blotter ng mga kasong isinampa laban sa biktima. Panunutok
violation of COVID-19 health protocols, pagbabanta, pagnanakaw ng bakal, curfew violation, pagsusugal, trespassing, petty crimes. Mga krimen pa rin, pero hindi in the scale of notoriety na sinasabi ng pamilya ng suspect. Kita mo, kita natin na wala na, hindi rin na malinis yung records. Kasi kung if we rely on the statement, on the word of the family of the victim, maniniwala tayo na walang kasalanan, pero pupunta tayo sa area. Yan ang dapat nating ginagawa. Hindi tayo tumitigil. But, ayan. Ang tawag dyan, salvage. Mali ang pag-salvage niya. So, mali yung ginawa niya. Salvage, of course, means to save or to rescue. Pero sa Pilipinas, noong martial law ni President Marcos, naging opposite ang kahulugan ng salitang ito. Ang salvage ay naging euphemism for execution, vigilante style. Sunod naming pinuntahan ang Tuna Police Substation. Titingnan po natin sa kung ano pong information na lumabas. Pero so far, na-check niyo, sir, is yung murder case na Sa ando na po, pagpapasyan po natin yung statement, kung ano yung, pero yung murder case yun talaga ang, ano, yung kung papasok ibang case, doon po natin malalaman kung ano po yung information na labas from a prosecutor office. That's as far as we got into this case. No matter the circumstances, ang abuso sa kapangyarihan, abuse of power, runs deep. Abangan natin ang kalabasan ng kasong ito. Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pang-aapi, magsumbong po kayo sa amin. Sa abot ng aming makakaya, kami po ay tutulong. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat o mabuhay. Isumbong mo kay Tulfo.